Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena at kaganapan sa mundo ng FPJs, Batang Quiapo. Pero kung bago ka pa sa ating munting channel ay huwag mo namang kalimutan na i-subscribe, like and share ang ating video sa mga bago nating episode na ipapalabas. Simulan na natin ang kapanapanabik na istorya sa mansyo ng mga Montenegro. Sinusubukan naman ni Don Julio na pag-aani niya ang loob ni Catherine habang ipinagtapat din ni Ramon ang pagtatutol nga ito sa naging kasalan ng dalawa kung saan ikinasama naman ang loob ni David ang kanyang naririnig pamula sa isang Montenegro. Dito naitanong naman ni Ramon kay Catherine ang pagkakilala niya nga sa kanyang lolo Pakundo na mariin naman na tinutulan ni Ramon ang klase nga na pagkatao nito habang nakaramdam din ng kaba si Catherine sa pamilya na kanyang pinasok. Samantala, napag-usapan na rin nila Don Pakundo ang itatayo nilang paggawa ng kalakal upang kalabanin na nga sa negosyo ang pamilya Montenegro. Dito, nabanggit naman ni Senyor Pakundo ang presensya nga ng grupo nila Tanggol na kanilang kinakailangan para sa kanilang gagawing plano at nalalapit nilang banggaan ng mga Montenegro na wala nga magawa si Marcelo kundi pasunurin nga ang grupo nila Tanggol na kanyang pinangangamba sa hindi pagpapakita nito. Habang patuloy pa rin na namamangha ang grupo ni Tanggol sa kanilang nararanasan, nakaginhawaan sa nilang katayuan sa buhay, nataliwas naman sa kutob ng grupo nila Primo at Amanda na nakakaramdam din ng alinlangan sa mga pinapakita sa kanila ni Divina. Samantala, tuluyan naman nakakuha ni Divina ang tiwala sa kanya ni Tanggol sa pagsimula nga na pagbago ng kanyang buhay na malaking katanungan pa rin kung ang pinabalak ni Divina kay Tanggol. Sa malalim na usapan ng grupo ni Primo patungkol nga sa pagkatao ni Divina, tila nawawala naman sila ng tiwala sa mga pinapakita nitong pagpapanggap habang ipinagluto naman ni Tinding si Senyor Pakundo ng paborito nga rin inihayin niya kay Catherine na lapis naman nagustuhan ni Senyor Pakundo at naging daan sa kanyang pagpapaalam na lumiban sa kanyang trabaho upang makabalik nga sa Quiapo na walang alinlangan naman na pinayagan ni Don Pakundo ang mga plano nga ni Tinding na lapis niya ang ikinatuwa. Samantala, kinumpronta naman ni David si Ramon patungkol nga sa problema nito sa mga kabalyero kung saan matapang na pinapili naman ni Ramon si David kung kanino nga ang kanyang katapatan. Ngayong miyembro na nga rin siya ng isa sa mga pamilya kabalyero. Dito, nakaramdam naman ng galit si David dahil sa ginagawang pag-iipit sa kanya ni Ramon sa sitwasyon nga ng dalawang pamilya na wala namang magawa si David kundi sabihin niya kung kanino nga ang katapatan nito sa oras na nga magbanggaan ang dalawang pamilya. Samantala, ikinagalit naman ni Aling Pasing ang pagbabalik nga ni Tinding sa Quiapo at pagkuha nga ng loob sa kanilang amo upang payagan niya ito sa kanyang pag-alis sa kabilang banda. Mas lalo naman napanatag si Tinding sa kabaitan niya na ipinapakita ni Senyor Pakundo dahil sa pagsabay nga at pagsama sa kanya sa Quiapo habang ikinuwento na nga rin ni Aling Pasing kay Senyora Bettina ang ginagawang pagkuha nga ng loob ni Tinding sa kanilang amo na labis ikinainis naman ni Senyora Bettina. Samantala, sa kalagitnaan ng usapan nila Tinding at Pakundo, nagdesisyon naman ito na sumama sa Quiapo upang ipakilala nga ni Tinding sa kanyang mga kaanak habang hindi naman nakumbinsi si Amanda sa ipinapakitang kapusukan ni Tanggol pagdating nga sa pagdedesisyon na ikapapahamak nga ng grupo. Habang nakarating na nga rin sila sa lugar kung saan namangha naman ang grupo ni Tanggol sa kanilang nakikitang kagandahan at katahimikan sa yaman ni Divina.